na sa sabungang ito sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Hindi pa man kasi nag-iinit ang salpukan ng dalawang manok na ito. Ang biya o yung itim na manok, napuruhan na ang kalaban. Kaya ang koini o yung nagsisilbing referee ng dalawang manok o sentensyador kung tawagin, pinaghiwalay sila. Pero ang nanghihinang inilog o puting manok, biglang pumalag at inatake ang referee o sentensyador. Itong biya, bunal si ana. Pag bunal niya, diri ka igo. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ni ref ang laban. Fight 41, winner. Pero nagulat ang lahat sa mga sumunod na eksena. Kusamag si Kulinun. Ang kaliwang binti pala ng referee, nayari ng tari o yung hook na nakatali sa paa ng inilog na manok. Mutong daghan na kain ni Dool. Sige, pagsirit ang dugo. Inubahan po ako, sir. Ayoko pong mayari sa akin yung... Kusamat si Kulinun. Ang panlaban ng manok na tari, meron na namang nayari. Bandira, bandira! Bandira, ang biktima, ang mahigit dalawang dekada ng referee o sentensyador na si Franklin. Kusamat si Kulinun. Ang kaguluhan sa loob, narinig ng misis ni Franklin na si Melanie na nagtatrabaho rin sa sabungan nung sandaling yon bilang ticketing staff. May naglabas na tao galing sa loob ng sabungan. Sabi niya, sulit-tuloy yung nasamad sa binti daw. Napunta ako doon. Kita ko naman yung nagganyan na siya dito sa bangko. Ang dugo na buhos na... Sabi niyang dugo sa binti niya siya, shhh, parang gripos. Kahit ordinaryong sugat, ang pinakaunang lunas dito ay i-control ang pagdudugo. Susunod nating isipin, huwag sanang magkaroon ng shock. Naghingi ako ng mataas na tawil sana bagay gusto ko. Bugkos ko yung sa tiil niya para hindi makadaloy ang dugo. Nagdesisyon na silang isugod si Franklin sa ospital. Bandira, bandira! Pero dahil walang naka-standby na ambulansya, nahirapan pa silang makahanap ng masasakyan. Mabuti na lang at may nakaparadang pick-up na kanilang nagamit. Nun, okay na ba nun siya? Ganyan sa sir. Nun, malapit na tayo sa ospital. Laban nun, laban. Walang tulala ako sir, hindi ako nakatulog. Yung mata ko hindi pwede matulog sir. Sagi lang ko nakatingin sa asa. Gusto ko lang, Panginoon, tagayagin ng milagro ng asa ko. Sana hindi pa siya maputulan ng mga ugat. Pero dahil tinatayang nasa mahigit 5 litro ng dugo ang naubos kay Franklin. Wala na siyang pulso. Palagi na lang siyang ipam. Dead on arrival na siya sa ospital. The patient passed away due to hypovolemic shock secondary to massive blood loss. Isa sa mga importanteng arteries sa katawan ng tao below sa binti niya naputol. So that is the reason why nagkakaroon ng massive blood loss. Kaya nga naapektahan yung puso at saka yung utak sa pasyente. Hindi ko na alam sir, ano bang gagawin ko? Kung gusto ko mabuhay sir, hindi ko gusto ka asawa ko sir, wala sa akin. Si Franklin, nakaburol ngayon sa kanilang tahanan sa Dipolog City. Mga pangarap namin yun si dalawa, hindi na matupad yun, nawala na siya. Kaya lagi ko sana niyakap doon sir, kasi sabi ko yakapin ko ikaw hanggang hindi pa ikaw mapasamar, kaya hindi ko matanggap na mawala ka sa akin. Ito yung damit ng asawa ko na sinusuot niya na nawala sana siya sa bulangan. Kaya hindi ko ito itatapon kahit sa damit niya na lang. Sana mayakap ko siya. Sa pagiging referee o sentensyador, binuhay ni Franklin ang 5 niyang mga anak. Kasi yung nurit-nurit siya, sir. Huwag kang mag-alala sa mga problema natin to. Kaya ko yan. Si Yara ang nagpangitan ng para makain namin lahat.
kahit ganun rin sa wala siyang pinag-aralan, gumagawa talaga siya ng paraan para maitugod niya yung mga hihirap namin. Sobrang sakit po. Sana natapos ko lang yung pag-aaral ko. Sana na tumigil na si Papa sa pagre-refer sa sabungan. Naahon ko na sila sa kahirapan sila ni Mama. Pinasama niya lang ako pag may magsabong sa mga manok niya. Dati gusto niya mag-ano ako sa nagawa niya yung kuimi. Gusto niya doon ako magtrabaho. Ako ang susunod sa kanya. Pero ang anak ni Franklin na si James, iba ang gusto. Mas pinili ko yung mag-ibang trabaho. Kaya pumunta ako ng Manila. Ayaw ko kasi yung trabaho niya kasi delikado yun. Kaya laking gulat niya nung natanggap ang masamang balita sa sinapit ng kanyang ama. Sakit talaga yun sa akin, sir. Nasa Manila pa ako, sir. Hindi ko talaga matanggap yung nangyari sa tatay ko. Alam po naman malakas yung tatay ko eh. Kaya hindi ko akalain na ganun lang kadali, sir. Mahal na yung tatay namin, sir. Si Marilyn naman, labis ang panghihinayang. Lalo't balak pa naman niyang sorpresahin ang kanilang ama sa birthday nito ngayong buwan. Gusto ko maranasan niya yung buhay na magaan. Yung buhay na hindi mahirap. Gusto ko ibigay lahat yun sa kanya pero bilang pagsusugay sa sakripisyo niya. Pero hindi ko na yun matutupad. Wala na yung papa namin. Ang panganay na si Mary Jean, 7 taon nang hindi nakikita ang ama dahil sa Maynila nagtatrabaho. Ha? Umuwi na ako pa. Nandito na yung mga abo mo. Hindi mo naman sila mahawakan. Uwi daw kayo lahat dito kasi yun nga magandaan. Tapos yun, uwi nga kami pero wala na pala. Sakit. Hindi namin akalain na yung trabaho na binubuhay niya para sa amin, doon lang pala siya mawala. Kung may ambulansya lang sana, madali lang siyang madala sa ospital. Pero sino nga ba ang dapat managot sa nangyari sa referee o sentensyador sa sabong? Cockpit are required to have a medical aid. As I have said, one has been paid. So therefore, I presume that that person dapat andun siya every time na merong laro. Paano nangyari na naubusan ng dugo? Wala bang first aid o medical personnel doon sa sabungan? So maaari din na may mga kapabayaan. At yung kapabayaan na ito, hindi lamang administratibo o civil case ang aangat dito. Malaking kaso yun kasi sa sitwasyon po natin na ito, ang ating biktima ay namatay habang ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang empleyado nitong sabungan na ito. Kaya may obligasyon ang management ng sabungan na talagang ibigay sa kanyang pamilya ang lahat ng benepisyo at tulong na kakailanganin at nararapat sa ilalim ng batas. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa pamunuan ng sabungan kung saan nadisgrasya si Franklin. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Gayunman, nangako silang tutulungan ang mga naulila ni Franklin. We have to revisit our rules and regulations on that particular activity. We have to call them, call their attention, and involve other offices. Samantala, ang manok na inilog na umatake kay Franklin dahil sa sugat sa pakikipagsabong, namatay rin nung araw na yon. Naging aggressive ang isang manok. Minsan sa bloodline niya, sa lahi. Pagka yun ay lahi talaga niya, mayroong ganun talagang manok na man-fighter. Pagka sobrang hitting, pagka hinihitting ang manok, sobrang pag-init ng katawan niya, ang ginagawa ng manok, ang inaharap niya tao. Minsan pinakakalma, hinihilamusan nila ang muka, pinabasa yung mga paa para kumalma yung katawan niya, para mawala yung init. Yung may-ari ng manok, pumunta siya dito. Sabi niya, sorry nun, hindi namin alam kung ganyan ba ang mangyari sa iyo. Magbigay lang kami ng tulong sa pamilya mo. Papa, mahal na mahal kita. Pasensya ka na kung yung mga sakripisyo mo, hindi ko man lang nasuklian. Pagdasal ko sana yung buhay niya na Panginoon ang bahala sa kanya. Ano
lumang hanap buhay, isang malaking sugal, isang malaking sabong. Ang masakit lang sa nangyari kay Franklin na isugal niya ang kanyang buhay sa isang laro o sugal na hindi naman inasahang peligroso pala. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.